Pilaw siya. Bili ikaw ng anak. Mahirapan ako doon. Pilaw siya. Pilaw siya. Pilaw siya. Love of the self. So sabi dito, self-love is linked with confidence and self-worth and is necessary for a sense of purpose and fitting in. Philautia can be unhealthy and linked to narcissistic behaviors and arrogance, or can be healthy in the sense that we love ourselves before we learn how to love others. Ayun, sabi niya, Greek philosophers believed that true happiness could only be achieved when one had unconditional love for themselves. Ayun. Dito po mapasok na yung ano. Huwag masyado, huwag din naman tayo masyadong masokista. Di ba, alam mo yun, Dad, yung masokista na, yun yung, kung merong sadista, merong masokista. Love na love nila na sinasaktan sila. Paulit-ulit ng sinasaktan. Oh, okay lang sa kanila. Ganito na lang yun, kasi baka hindi maintindihan ng iba. Martyr. Oh, correct yun, martyr. Di ba? So, dito, Dad. Akala ko kasi masahista. Masahista. Masokista. Dito, Dad, merong dalawang, ano eh, may dalawang category or dalawang uri ng love of the self or yung self-love. Nagiging mabuti siya at nagiging masama. Yung nagiging mabuti kasi, di ba, sabi nga nila, or sabi nga natin, bago mo mahalin ang iba, mahalin mo muna ang sarili mo para makapagbigay ka. Paano ka makakapagbigay ng pagmamahal sa iba kung ikaw mismo hindi ka kompleto ng pagmamahal sa sarili mo? Di ba, Dad? Yung ganun kasabihan. Halimbawa, ikaw, hindi mo mahal yung sarili mo in a way na sige ka lang ng sige, maski tuloy, kahit na tinitake advantage na ng iba, di ba? Na ikaw sige lang, hanggang sa isang araw, nawalan ka, nawala lahat sa'yo. So, minsan, mahalin mo muna yung sarili mo. I mean, hindi ka naman magiging selfish, pero kailangan magtira ka rin kahit konti lang sa sarili mo ng pagmamahal, 'di ba? Kasi parang yung pagminahal mo yung sarili mo, magkakaroon ka din ng respeto sa sarili mo eh. Kasi magiging ano mo 'yun sa sarili mo eh, parang magiging ehemplo mo. Alam mo yung parang ano, hindi ka kasi parang ano 'yun, yung parang mayroong kasi yung humina ka dahil humina. Para bang ano ba, yung merong kang pagpuno kasi yung pag-ibig na nasa puso mo, hindi ka na mahirapan na ilabas yan. Ibig mo, hindi ka na mahirapan na i-extend yun sa iba. Diba? I-share mo sa iba. Yun po yun. Ngayon kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo mahal, baga parang para bang wala kang pakialam or insensitive ka doon, how can you give to others the love that you feel if you yourself don't know how to love yourself, no? Ito yung ibig sabihin dito na dapat din, para balansi, dapat alam mo din yung dapat naramdaman mo din. Diba? Kasi pag hindi mo maramdaman, paano mo iparamdam sa iba? True yan, Dad. Tsaka yung isa naman, Dad, yung negative sides naman, yung parang nagiging mataas naman yung tingin mo sa sarili mo, na parang feeling mo, ikaw lang yung may kaya ng alam mo yun, yung kaya mong gawin lahat. Self-esteem. Yun, yung masyado ka namang tiwala sa sarili mo. Masyadong believe. Oo. Masyadong believe na. Diba? Yun yung negative naman dito sa Philautia. Na yung self-love, eh parang nagiging ano ka naman, nagiging egoista, yung tinatawag nga na egoista. Na parang gusto mo sa'yo lang lagi, lahat na lang naka yes sa'yo, yes sir, yes madam. Na feeling mo. Ano yun, yung papansin ka palagi, parang ikaw lang dapat. O yung parang feeling mo, ikaw lang ang magaling, ikaw lang yung lahat ng may alam na hindi ka pwedeng, ano yun yung barahin, di ba? Pag binara ka, magagalit ka. Dahil feeling mo nga, mataas ang tingin mo sa sarili mo eh. Yes, yung ano mo, this is the kind of people na yung marunong na laging sila ang nagbubukat ng sarili nilang upuan. Alam niyo yun, parang mas showy, parang showy na parang sabihin nila na
this is me, ako ito. Kailangan mo respetuhin kasi magaling ako sa iyo. Para may mga ganun ba yun, tama yung sinasabi mo, term na egoista, na ano, nasubraan. No? Nasubraan, no? Dapat ito mga iuntog sa pader. Masyadong mataas ang tingin sa sarili, tapos nung lumagpak, ano, agoy, wala na. Hindi na makatingin sa kapwa. Paano? Tapos nang tingin niya sa sarili niya eh. Ito yung mga taong mayayabang, no? Mayayabang in a way na, alam mo yun, yung, di ba meron tayong sinasabing yung taong ang hangin, yung ang lakas ng hangin sa katawan, mga ganon. Di ba sa trabaho, dad, meron ganyan? Aminin mo, dad, sa mga malalaking kumpanya. Yes! Oo. Merong mga superior, no? Parang nakipagkuntisan, talagang hindi siya pwedeng maniwala sa'yo. Close-minded. Ayan, isa pa yan. Yung lahat ng mga sasabihin mo parang baliwala lang dahil gusto niya yung mga comment niya lang ang pwedeng mangyari. Yung mga opinion ng iba, wala, hindi wala. Hindi effective. Hindi effective. Parang hindi sila pasok dito sa ano, hindi sila pasok dito sa ano. A good follower is a good listener. Hindi sila pasok dito. Kasi one way lang sila, one way. They don't listen to others. Diba? Ah, yes. Yung ano dahil, a good leader is a good follower. And yun. Oo. Nahayaan ka lang nila na magsalita ng magsalita. Pero hindi yun nag-absorb sa sarili nila. Because they don't believe on you. And ayaw nila bigyan ng pagpapahalaga yung sinasabi mo. Because otherwise, pag na-internalize nila yung sinasabi mo, pwede nilang sasabihin, mas tama ka pa sa akin, pero hindi pwede. Ako talaga itong tama. Meron, di ba, kinakontra? Correct ka dyan. Roy, ako dad, alam mo dad, meron akong experience na ganyan na hiningan ako ng opinion. Yung pala, meron na palang solution. Sabi ko, humingi ka pa ng opinion eh. Meron ka na palang nakaatang na, ano, nagagawin na solution. So, ano pa yun? Ano pa yung, kumbaga, useless na kasi andun na eh. Hindi na rin niya mapapakinggan yung mga opinion ng iba. Kasi nga, wala nga. Yun na, meron na, humingi siya ng opinion, parang ano na lang, parang, ang tawag doon, normalize lang. Yung, ang tawag doon, hindi normalize eh. Yung parang, nakalimutan ko yung term, yung parang para lang malaman ng iba na hinanghingi siya ng opinion, pero meron na palang gagawin kasi nga yung binabalak niya, yun na yung magiging output. Diba? Ano yun? Nanghingi ng opinion. Formalize lang. Parang for formalization. Para lang, oo. Pero, ang totoo niyan, meron na siyang gustong decision sa sarili yes, niya. Yes, ganon. Oo. So, yun po yun, ang healthy at saka unhealthy. So, dalawa po yung pilaw siya. So, hindi ibig sabihin na self-love is all healthy. Pwede rin magiging unhealthy kapag ka na-overdose. Mm-hmm. Yung mga nagiging arrogante dahil sa sobrang bilib sa sarili. Mm-hmm. Ay, nako. Hindi so, lang yan, dad, sa mga trabaho. Meron din kahit sa pamilya, no? Sa mga kapatid. Minsan, alam mo yun, yung nagpapataasan din ang ihi. Mga ganyan din. Yung nagpapanuhan kung sino yung gustong papansinin ng nanay-tatay, yung mga ganun. Di man talaga maiwasan yan, yung mga parang nakikipag-compete sa iba. Nag-competition talaga, dad. Kahit sa pamilya. Kaya kan talagang mahina-hina ka, bibigay ka sa ganyan. Kung halimbawang wala kang tiwala sa sarili mo, madadala ka sa mga ganyang sitwasyon. Kaya kailangan talaga maging ano tayo, maging mapagmatsyag at maging ano tayo, ang tawag doon, yung kailangan yung sarili mo i-secure mo sa mga ganyang bagay. Ano ang gagawin mo, syempre? We have to pray and we have to ask yung guidance ni God para tayo mismo, hindi tayo mamali dun sa pupuntahan natin, sa mga bagay na gagawin natin. Yes. Sabi nga dito, for Plato, iwan ko sino si Plato nito, baka Plato to.
Si For Plato. Plato, for Plato daw, yung philousia daw is a love that aims at beautiful and good things because the possession of beautiful and good things is called happiness. And happiness is an end in itself. Of all good and beautiful things, the best and the most beautiful and most dependable is truth of wisdom, which is why Plato called love not a god but a philosopher. So, yun po yun naman ang discussion. Yan. Medyo malalim di ko kaya hindi ko maarok. Ang self-love is another way to self-care. So, dito tayo sa good side kasi kagaya nga sinabi namin kanina, kung doon tayo, masubraan tayo, overdose tayo, magiging parang mayabang na rin tayo. Nagbubuka tayo ng sarili nating mga truno, no? So, di ba? So, ito, self-love na means to other people, like talking to and about yourself with love, prioritizing yourself, giving yourself a break from self-judgment, trusting yourself, ibig sabihin,
I know I can do this. Even people tell me that I can, but I still, you have to believe that you can do this with the help of God. Parang ganun lagi ba? No, di ba? So being nice to yourself. No, sabihin mo sa sarili mo, be good to me. Ayan, pagising mo, hawakan mo yung salamin, sabihin mo, ang gwapo mo, ang ganda mo, magiging mabait ka sa akin ngayon.